Ang pinakamagandang maging sitwasyon sa isang NBA player ay mahalin ng fans. Pero that's not always the case dahil isang desisyon lang na gawin ng player ay pwedeng magbigay sa kanya ng so much hate. At ang hate na ito ay pwedeng dalhin ng player hanggang matapos ang kanyang buong karir. So ito ang walong pinaka-aayawang player sa NBA ngayon. Simula natin sa number 8 na si Dwight Howard. Hindi na ako mag-e-expect if marami sa inyo ang magtataka kung bakit nakasama sa listahan na ito si Dwight Howard. Dahil it's gotten to the point na nakalimutan na ng lahat na naglalaro pa siya sa league. Pero sa kanyang buong karir, siya ay nagsimula for being one of the most loved players sa liga hanggang sa isa sa pinaka-aayawang player. Dahil ito sa nakikita ng tao na hindi daw siya nag-e-effort at dahil sa kokonting winning games. It really started noong siya ay nasa Orlando Magic pa. Siya ay laging nakangiti at lagi nagjo-joke na para bang hindi siya seryoso sa laro. Pero kahit ganun ay nag-average siya ng 22 points and 14 rebound at binuhat ng Orlando sa NBA Finals. Pero noong pumunta siya sa LA Lakers with Kobe Bryant and Steve Nash, he didn't fit good sa team. At ang kanyang kagustuhan na manalo sa laro ay kinwestiyon ni Kobe at Nash simula pa lang ang season. Dahil dito, umalis siya sa Lakers at nagpunta sa Rockets. Pero he never get along with James Harden. After that, he moved to his hometown team sa Atlanta. Dennis Schroeder, teammate ni Howard sa Atlanta, ay sinabi na he tries hard 4 games each year. At nag-celebrate ang buong team nung siya ay tinrade sa Hornets. At ngayon, siya ay nasa Wizard at siya ay injured all year long. Seeing na lahat ng team ay ayaw sa kanya since his Orlando days, ay masasabi ko siya ang problema at isa sa pinakaayawang NBA players sa ngayon. Number 7, Lonzo Ball. Now, Lonzo Ball didn't do anything para ayawan siya bilang player at masasabi kong isa siya sa pinaka-humble player sa league. Pero ang perception na pinapakita ng media at ng kanyang amang si LaVar Ball ang nagbibigay sa kanya ng masamang imahe. At ang pangit na performance na pinakita niya this season ay isa sa dahilan para magbigay sa kanya ng so much hate. Dahil ito sa sinabi ni Magic Johnson na siya ang susunod na magiging face ng Lakers. At ine-expect na Lakers will retire his jersey one day. Pero nagbigay lang siya ng average of 10 points, 6 assists, and 6 rebounds sa kanyang unang dalawang taon sa league. So far, hindi ito ang ine-expect ng Laker fans para sa kanya. Tapos andito pa ang kanyang ama na si LaVar Ball na sinasabi na si Lonzo is better than LeBron at aalis daw si Lonzo if hindi sinay ng Lakers ang dalawa pa niyang anak. I mean, alam naman natin na sinasabi niya lang ang mga bagay na yan para magpasikat. Pero kahit hindi si Lonzo ang nagsasabi ng mga bagay na yan, he still deserved the hate dahil he let his dad continue the drama sa sarili niyang karir. At masasabi ko na kaya hindi siya makapag-focus ay dahil sa distraction na binibigay ng kanyang ama sa kanya. Number 6, Russell Westbrook. Maraming fans ang umiidolo kay Westbrook pero marami din ang ayaw sa kanya dahil sa medyo bastos siya on and off the court. Madalas interview niya ay sinasabihan niya ang mga reporter ng hindi mga gandang salita. Pero don't get me wrong, karamihan sa kanila ay deserve it. Pero may mga tao talaga na hindi nakikita yon. On top of that, sa labas ng court, may mga fans na hindi nagugustuhan ang fashion ni Westbrook at ginagawa itong katatawanan. On the court naman, ay nakikita ng maraming fans na hindi siya efficient, a ball hog, a stat chaser, being too aggressive, at having too many turnovers. At kahit noong MVP season at noong triple-double streak, ay maraming hindi may gusto sa kanya. Number 5, Draymond Green. Over the years, siya ay masasabing tagapagbigay ng energy sa team ng Golden State Warrior at isa sa skilled player sa league. Pero kapare sa pagiging skilled player niya, siya ay may reputasyon ng pagiging dirty player, a walking technical foul, isa sa pinakamahusay na trash talker, at sa pagiging bully nito sa loob ng court. Karamihan sa fans ay ayaw sa kanya dahil sa mga bagay na ito. Pero si Draymond Green siya eh, he's so good at being hated. At kahit teammates niya ay kung minsan ay natatrastok niya. Draymond Green is one of those guys na gusto ang role ng pagiging leader. At sa tingin ko, every team needs a leader like Draymond Green. Dahil he can really gets into other players' head. Number 4, Carmelo Anthony. Alright, sabi natin na active NBA players.
Pero dahil nakapaglaro siya ng 10 games ngayong season, ay ikakount na natin yun. Maybe, this is his last season sa league. Who knows? It's crazy how fast everyone turned on him. Dahil kahit may reputation siya sa pagiging ball hog at bad defender, siya ay kilala sa pagiging scorer. Sa tingin ko ay inayawan siya ng fans dahil noong 2014, meron siyang opportunity na umalis sa Knicks in free agency na wala naman talaga siyang ginawang maganda para pumunta sa contending team for less money. The name rumor team na nagbigay sa kanya ng magandang offer ay ang Chicago Bulls, na may opportunity na gamitin ang kanyang scoring skills with Butler, Noah at Rose, na ang kahinaan ay kulang sila sa scorer. Pero instead na pumunta siya sa Chicago at may malaking chance to compete sa NBA Finals, ay nagstay siya sa New York Knicks. At dahil dun, he takes $30 million more dollars. Pero it makes the fan na mawala ng respeto sa kanya. At pagkatapos ng contract niya sa New York Knicks, ay pumunta siya sa Oklahoma City Thunder. Pero he make the team worse, dahil ayaw niya sa idea ng pagiging bench player. At isinisi sa Thunder kung bakit hindi siya nag-fit sa team. At dahil dito, nagsimula siyang batikusin ng media at fans. Number 3, DeMarcus Cousins. Cousins never had a good reputation sa league. Siya ay may bad attitude at hindi niya maiwasang mapatrouble on and off the court. Kagaya ng napakaraming technical fouls na nakuha niya sa league at ejections. At ang masamang relasyon niya sa mga coaches, critics on commentators, at punching other players. Pero it seems like nag-iba at nawala ang pagiging maitim ng ulo niya nung napunta siya sa New Orleans Pelicans at mag-team up with Anthony Davis. Dahil doon, unti-unti siyang nirespeto ng mga fans. Pero matapos siyang ma-injured at sumali sa defending champion na Golden State Warriors on a $5 million contract at iniwan si Anthony Davis na nagsuot ng kanyang jersey noong All-Star Game to honor him, bigla siyang naging isa sa pinaka-aayawang player sa league. Pero masisisi ba natin si Cousins kung napunta siya sa Golden State Warriors? Dahil ang Golden State Warriors lang ang nag-iisang team na nagbigay sa kanya ng contract dahil sa lalaan ng kanyang naging injury. Number 2, LeBron James. Kahit na anong mangyari ngayong season, siya ay meron pa rin isa sa pinakamagandang career na ating makikita sa NBA. At isa yan sa dahilan kung bakit nakakuha siya ng so much hate. Pero nagsimula siyang ayawan ng fans noong lumipat siya sa Miami Heat at maraming mali sa ginawa niyang paglipat. First is, he nationally televised ang kagustuhan niyang pumunta sa Miami Heat without letting the Cavs know kung ano ang kanyang magiging plano ahead of time. Second ay, pagsali niya sa Heat na may two other star na si Wade at Bosch, creating a super team era na hanggang ngayon ay sinisisi sa kanya. Third is the infamous welcome party ng Miami Heat sa kanya, followed by ang pagsasabi niya na they can win 8 championship together. At kung sino man ang hindi fans ng Miami Heat ay hindi masaya pag nagsasucceed ang team at masaya pag talo. And it made things worse nung sumablay ang kanyang game winner shot at nag-shoot ang kay Ray Allen. Matapos matalo sa Mavs ay bumalik siya sa Cleveland. And he earned respect noong matalo nila ang Golden State Warriors in 2016 NBA Finals. But lost it right back noong na-sweep sila this past year. At masasabi kong being great ay nagbigay ng spotlight kay LeBron at gumawa ng masamang decision or underperformed in big moments ay nagbigay sa kanya ng pagiging isa sa pinaka-aayawang players sa NBA ngayon. Mahal siya ng marami pero ganun din ang haters. Marami din sila. Number 1, Kevin Durant. This one is obvious. Not only he made the worst decision sa NBA history, ay gumawa pa siya ng fake account para i-defend ang sarili niya sa mga online trolls. It is bad na sumali siya sa pinakamagaling na team sa league, pero ang mas masama ay wala siyang nakikitang mali dito. Noong nasa OKC siya, ay hindi nila mapabaksak ang Golden State Warriors sa playoffs. Kaya sumali siya sa team na hindi niya kayang matalo. So because of that, he deserved the hate na binigay sa kanya ng mga fans. At ang pagsali niya sa Golden State Warriors para sa ring ay dadalhin niya sa kanyang buong karir. Fans hate him. At sa ngayon, feel ni Durant na even the people inside the NBA ay hindi siya gusto. Which is the reason kung bakit sa tingin niya ay hindi niya makukuha ang Defensive Player of the Year award. So at this point, siya ang number 1 na pinakaayawang active NBA player today.